Gold medalist ang isang Pinay sa katatapos na Asian Games sa Indonesia. Ang ipinagmamalaki natin ngayon sa larangan ng skateboarding, ang 19-year-old na Pinay na si Margielyn Didal. Dito sa barangay Lahog sa Cebu, dito sa barangay na ito, lumaki at nagkaisip si Margielyn. Ito po ang tinitirahan namin, yung maliit pa si Margielyn. Ito po yung kwarto ni Margielyn. Maliit lang po ang kwarto niya. Ito yung mga gamit ni Margielyn. Dito po kami kapag umuwi siya. Dito siya magkwento sa mga anong laro niya doon sa London, sa Amerika. Patunay raw ang mga sapatos at skateboard na ito sa napakataas na pangarap ng kanyang anak. Pang-apat sa limang magkakapatid si Margie. 12 anyos lang si Margielyn nang magka-interes sa pag-i-skateboard. Nanghihiram lang siya sa mga skateboarders na nagpapahinga para lang makapaglaro. Nung first time ko mag-ride, parang nakita nila na komportable akong mag-ride. Like, parang nagsiskate talaga. And after a week, second ride ko ng board, nakagawa ko ng trick na dapat te-take ng 6 months or 1 year. Pero nabuo ko like in 1 week sa pangalawang sakay ko ng board. Matapos ang pagtulong sa kanyang nanay sa pagtitinda ng dyaryo at pagiging barker, nagtatabi siya ng 50 pesos para may pangrenta siya ng board at makapaglaro. Makapagparking, tumutulong siya sa akin, madiskarte na bata. Habang siya ay nag-exhibition sa larong skateboarding, ay madidiskubre siya. Nakilala niya ang kanyang naging coach at manager sa skate park na ito sa Lahog. Bago pa siya tumulak sa Indonesia, sumabak muna siya sa isang street league skateboarding sa London. Ito ang pinakamalaking skateboarding competition sa buong mundo at nakamit niya ang 8th place sa kompetisyong ito. Ang Cebuanang si Margielyn din ang kauna-unahang Pinay na naimbitahan para sumali sa X Games. Every time na gusto mo yung makuha yung trick, kahit natutumba ka ilang beses, pero pag nalan mo yon, sobrang saya mo. Pero sa kabila ng mga tagumpay na ito, na isang tabi naman muna ni Margielyn ang kanyang pag-aaral. Grade 6 lang ang kanyang tinapos. Ako sa una, wala kita ko gusto ng skateboard. Kay let's go mo nga sports. Ang dua. Pero wa ko'y mahimo sayang dua kay ya siguro gusto yun nga murag tanaw niya malingaw siya or saka karo na wala ko memo tinapon niya yung board ko kasi ayaw niya akong mag-skate tapos sumasagot ako kasi gusto kong sundin yung kung anong gusto ko na gusto kong mag-skate lang. Nag-compete ako while nag-aaway kami ng papa ko. Nakuha ko yung first place. Umuwi ako sa bahay. Nag-sorry ako kay papa na. So, masagot ako. Tapos nag-sorry naman siya na at the first place na di ako nila sinuportahan. Ayaw man niyang magpapigil. Yung natanggap na namin dalawa yung skateboard niya, support na lang kami sa kanya kung saan siya pumunta na kompetisyon. Na-aksidente naman noong 2014 si Margielyn at nagkaroon ng injury sa kanyang collarbone. Yung nag-stop ako, just nag-shutdown lahat ng sponsor ko. Kinut off nila lahat. Yung after ako magka-fractured sa collarbone. Akala niya hindi na niya mababalikan ang kanyang first love. Hindi na siya naglalaro noon nung nagkita kami. Sabi ko sa kanya, magaling ka pala sa skateboard. Bakit hindi mo balikan? Eh, ang galing niya talaga. Alam kong may potential siya. At mula sa pagiging anak ng isang tindera ng kwek-kwek, hindi inakala ng pamilya Didal ng anak na si Margielyn ay magiging pinakamagaling na skateboarder sa katatapos lang na Asian Games. Ito ang kauna-unahang beses na sumali ang Pilipinas sa skateboard women's street category sa Asian Games. When I saw the video, I think we have a fighting chance, but we cannot settle na ganun lang. We have to be better. I talked with the Philippine Olympic Committee and then the Philippine Sports Commission. And then they saw the potential. From there, doon ako humugot ng lakas ng loob. Sabi ko, they're really serious. Nitong Lunes, balik Pinas na si Margie.
sinalubong siya ng mga kababayan sa kanyang homecoming sa Cebu. Nagpapasalamat kami sa Panginoon. Margielyn, proud kami sa iyo. Very proud. I love you. Salamat, Margie, sa imong gihatag na mo. Sa imong gustong itabo, may itabo na ganyan mo na. Muna na imong gustong sigduwa kay Nade, kay Kwan siguro. Nang makaitalin, mugin siguro na imong isawayan ba. Diretso sa motorcade ang ating gold medalist. Masayang kumaway, suot-suot ang kanyang medal. Simbolo ng kanyang pagsusumikap at tagumpay. Nakakabingi rin ang hiyawan sa Lahog Elementary School sa pagbabalik eskwela. I'm very proud po. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko ngayon. Basta very happy and proud po kami sa kanya. Pinakita ni Margie ang ilan sa mga winning moves niya sa Asian Games. Kanina lang, pinarangalan na naman ng Cebu City Government si Margie. Makakatanggap ng 6 million pesos na incentive si Margie mula sa gobyerno. Plano ni Margie na magpatayo ng sariling bahay at tindahan para sa kanyang mga magulang. Isa pang pinakapangarap at yan ay ang makatungtong sa 2020 Olympics at naway muling makapag-uwi ng karangalan sa bansa.